So yo, what's up mga kamaster? Today hindi tayo mag-i-stream. Ang gagawin ko ngayon ay mag-i-install tayo ng plugins ng MK630. Gagamitin natin dun sa ibang unit, gagamit tayo ng Inides para i-remote natin yung pag-i-install. So eto, nirecord ko para lahat ng details na kailangan nyo pagka nag-install kayo ng plugin sa Corel 2020 ay magamit nyo. Nasa description link sa ibaba ng video na to, yung plugins pati yung installer ng Corel 2020 para magamit po ninyo. So, bago po tayo magsimula, hit nyo na rin yung like, subscribe, share at i-post nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga videos, tutorials and reviews natin. So, tara na po! So yo mga kamaster, nandito tayo sa atin desktop sa PC natin. Etong app na to, eto ang ginagamit ko pag kami tinutulungan akong mga member. Gumagamit ako ng Inides kasi po yung team viewer ko po ay limit na hindi ko na po siya magamit. So kung nakikita nyo itong mga nandito, yan na po yung mga natulungan natin. Lahat ng nire-remote natin nandito po. So nasa parang nasa 50 na po yata sila mahigit. So ang pupuntahan po nating desktop ngayon is yung kay Sir Paul Brian Arcilia ng INKK Digital Printing Services. So, what's up mga kamaster? Nandito tayo sa desktop ni Sir Paul Brian Arcilia. Ang gagawin natin ngayon is a quick vlog kung paano natin papaganahin sa Corel 2020 yung plugins ng MK. So, ganito po. Unang-una nyo pong gagawin, close na muna natin tong, minimize lang natin tong Inides kasi lalabas tayo pag kakikinlose natin. So, da-download nyo muna yung plugins. Pero before nyo i-download yung plugins at na-install nyo na si Corel, titingnan nyo po muna kung capable ba siyang bumasa ng macros. Kasi po, kung hindi siya capable bumasa ng macros, hindi siya nakakabasa ng macros, hindi po natin magagamit ito. So, paano po natin malalaman? So, ito po yung, yung Corel niya. Ayusin muna natin yung setting dahil hindi tayo sanay na mas maliwanag. So, dito sa appearance, gagawin nating black o kaya dark. So, dark. Then, okay. Tapos, Control N. Then okay nyo lang. Tapos dito po, customization. Pupunta po kayo sa commands. So dito sa commands, makikita nyo tong macros. So ito yung macros, dito natin ilalagay ngayon mamaya si plugins. So ito, bumabasa naman siya ng macros. Kaya ang gagawin natin, kuklose na natin ngayon si Corel. Tapos i-install natin ngayon etong plugins, yung link po niyan ilalagay po natin sa description sa ilalim ng video na to. So install po muna natin tong driver. Then extract. Then finish. So ito po, hindi lang po siya para sa MK, gumagana po ito sa CTO. Sa CSD ko pa na-testing ito. Gumagana sa CTO, gumagana sa MK, gumagana sa MC, sa Kuyi Mini. So ayan pa lang po ang na-testing ko dito sa plugins na to na gumagana. So ito na po si plugins. Ito pong folder na to, open po natin, then i-install po natin to. Right click po natin, then run as admin. Then yes lang po dito. Then okay. So, ganyan po talaga lalabas sa kanya. Tapos, I agree. Tapos, eto lang. Repair Microsoft Visual C+. Then, repair is complete. Pipinish na po natin. Eto, wag nyo na po itong pansinin. Okay lang po yan. So, kung makikita nyo sa folder na yan, wala po yung GMS na katulad na nandun sa 630.
So ang gagawin po natin, pupuntahan ngayon natin si GMS at ililipat natin doon sa folder ng Corel mismo. So dito po tayo sa C. Tapos punta po tayo dito sa Windows. Tapos pag nasa Windows na po tayo, scroll down nyo lang po. Scroll nyo pababa. Mababasa nyo po ito, GMS file. So cut GMS, tapos Control C o kaya right click, copy. Then punta po tayo dito ulit sa local disk, then program files, tapos hanapin natin yung Corel. So ito yung Corel na file folder. Tapos punta tayo dito sa Corel Draw Graphics 2020, tapos dito sa draw na folder. So dito may mga folder. Tapos may folder ng GMS. So dito sa folder ng GMS, right click po natin, then paste po natin siya. Tapos continue lang po. So yan, naka-paste na. Tapos nailipat na natin. So close na po natin ito. Pagka-close po, open up po natin ngayon si Corel 2020. So pag lumabas na yan, Control N po ay ito po siya, new. Shortcut lang po yung pinapagawa ko. So yan, hindi nyo pa makikita dyan yung plugins katulad ng mga sa may X12, X3, X4, X5, X6 hanggang X7. Kasi po, tayo po mismo maglilipat nyan. So gaya ng ano sinabi ko kanina, bago tayo magsimula, kailangan bumabasa ng macros. Kasi macros based po ito. So punta po tayo dito ulit sa may icon ng gear. Tapos customization. Tapos po sa commands. Etong file, hanapin nyo po yung macros. So eto na po siya. Version 001 cut. So eto, left click lang po. Tapos da-drag nyo papunta dito. Tapos yung isa po, drag nyo papunta sa taas. So para po saan yan? Ito po yung plugins. So kung ito po ay magko-close man, meron pa po kayo dito, pwede nyo itong pindutin, same lang po sila. Tapos may nagtatanong sa akin, sir, bakit wala po yung icon? Bakit na nakita ko lang stag? So ganito po, lalagyan po natin ng icon yan. Punta po kayo sa browse. Nakita nyo po ito, icon nya, browse, then local DC, Windows. Tapos po scroll down lang. Ang hahanapin po natin is yung icon. So ito po yung icon niya. Then i-open po natin. Nakita nyo, nagkaroon na po siya ng icon. Then okay. So ngayon po, iti-testing po natin ngayon kung working ba siya. So F8 po is typing. Tapos type po tayo ng hashtag Master PTB. Then ipapalakihin po natin ng konti. Tapos medyo gusto ko bold. So dito, hindi nyo nakikita yung parang layer sa Photoshop. Papalabasin po natin. So dito tayo sa Dockers, tapos object, para lumabas po ito. So yan, artistic text na Arial. Kung gusto nyo po itong baguhin text, pwede naman po. Ito ay sample lang. Pag nag-control T po kayo, may lalabas pa ditong isa. So ito po yung text properties na niya. Pwede kayo magpalit dito. Kasi po pag dito ako nagpapalit, natatakpan po yung text. So Arial Black lang tayo. Ganyan. Tapos lagyan natin ng box para hindi masayang yung ating ikakat sa kabilang screen. So etong ginagawa ko po is screen recorded through AnyDesk po. So kauna-unahan ko po itong vlog na gumamit po ako ng remote PC sa ibang lugar. So ayan na po siya. Ano pong gagawin natin? So si-select po natin itong dalawa. Makikita nyo po dito sa object, nakaselect po siya. Then eto po. So makakapag-cut na po ba tayo? So hindi pa po. Bakit? Kasi po hindi pa natin alam kung nasaan siyang comfort. So gagawin po natin is ganito.
kasi kailangan magkaparehas po ng comfort yung ating MK tsaka yung nasa plugins. So punta po tayo muna ng device manager. Tapos po dito sa port. So communication port, hindi pa po naka-open. So chinat natin si sir at sinabi ko po, sir, pabuhay po ng platter. Kasi po hindi natin niya makikita dito. So common is still common po. Scan for hardware changes. So naka-open na daw po. Chinat natin, nasa computer daw kanina. So sabi ko, pa-check po ng connection. So restart lang daw niya. So kailangan mag-a-appear dito yung isang COM port. Kasi po, yun po ang kailangan natin para malakita natin kung magka-cut siya. So scan lang po muna natin para sa hardware changes. So wala pa po. So hindi pa natin siya nakikita. So ayan. Scan tayo ng hardware changes. So lumabas na po ito si USB serial port 3. Ang gagawin po natin, since USB serial port 3 COM 3 ang nakalagay po dito, ang gagawin po natin dito is COM 3. Then yung blade offset tsaka yung overcut, parehasin po natin 0.35. Then ito rin po is 0.35. Then sa kabilang screen po, eto pong device manager na to is i-close na natin kasi nakita na natin kung saan COM siya. May ni-record din po tayong video na ilalagay rin natin dito para makita nyo po kung gumagana na itong ating plugins. So 1, 2, 3, send. So nag-send finish na po. So ilalagay po natin yung video niyan mamaya pag inedit natin para makita nyo ng actual kung paano ko inilagay yung plugins ng MK, kasi ang daming nagtatanong sa akin kung paano ko ginawa, kung paano nagkaroon. So eto na po. So eto po, pag eto po i-close nyo, magsisave na po siya. So shoutout nga po pala kay Sir Paul Brian Arcilia dyan po sa Malolos, Bulacan, which is dun ako dati nakatira. Sa INKK Digital Printing Services, shoutout sa inyo sir at salamat at pinayagan yung gamitin ko ang computer nyo para sa vlog na ito. So kita-kits tayo ulit sa susunod na vlog natin. Ito lang naman lagi kong sinasabi guys, kapag pagka gusto nyo at talagang para sa inyo, gawin nyo. Oh,
So dumako naman po tayo dito sa ating portion na Master PTB shoutout. So yung mga nagpa-shoutout po, isa shoutout po natin ngayon dito. Salamat nga po pala sa laging pagsuporta sa ating mga vlog, sa mga tutorial. Shoutout po natin si Sir Junrex, Magtaka Sagura, si Sir Cian Michael Abalos Principe ng Saper Customs ng San Rafael, Bulacan, si Sir Dexter Elton Ojas, Haha Hair, Deputy Sprintway, so shoutout sa inyo. Kay Sir Eric Dolores ng TU Prince ng Bulacan QC and Taytay Branch. More power din sa inyo, sir. Kay Ma'am Laura May Laurelia Tubillara. Nagsisimula pa siya sa printing. Sa aking asawang Bungangera. Kay Sir Rab Jimeno Jr. ng Rab Mix Prints. Kay Sir Clint Noel Valacchio ng Viva Prints from Capiz. Kay Sir Edison Riguis, kay Sir Ed Steven 65, kay Sir Louis Smooth Chatterbug Bandia, kay Sir Roan Aguilar Dumagel 1. So shoutout po sa inyo, sir. Kay Ma'am Rosani ng Sykes Prince Place ng Santo Rosario, Malolos. Kay Sir Red Suarez, kay Sir Roberto Sarmiento Estelier Jr. ng AB Designs and Printing Services sa Teresa Rizal. So, shoutout po sa inyo, sir. Kay Sir Saldi San Juan Clarino ng Magnus Crafts and Calayo Candles from Dasmariñas, Cavite. Kay Sir Jan Soriano. Eto, dun sa aking barbero, kay Love Castillo. Minsan nandito yan, nagpapagupit lagi ako sa kanya. Okay naman siyang gumupit. Kay Sir Paul Salazar ng PS Printing Station ng Dasma, Cavite. More power, Master P. God bless. God bless din po and keep safe sa lahat. Kay Sir Abet Otero ng Idea Lab Digital Printing. Kay Sir Patrick De Los Reyes ng Notorious Clothing. Kay Ma'am Amor Lumbao ng Alpha Graphics Printing Solutions. Kay Ma'am Patty Matamundo Agbayani. Shoutout daw po sa YouTube channel nila. Meron din sila yung Easy Print FK. Kay Sir Marco Benson ng M5 Unlimited. Kay Sir Christian Benedict Rubendiol. Kay Sir John Isguera ng Poy Poy and Poyang Prints. Arts and Graphic Services ng Norsagaray, Bulacan. So, salamat din po sa inyong lahat. Kay Sir Andrada Aldrin ng GUIX Print Services. Kay Sir Randy Loren ng Printados. Kay Sir John Reddy sa CopyPaste Printing Shop. So, shoutout po sa CopyPaste Printing Shop. Kay Sir Jomar Yap Dueñas. Ito, kay Sir John Joshua Bocalan. Kay Sir Wilmar Bolcase ng 137 Print and Cut ni Kuya Will. So, hindi po siya si Kuya Will na namimigay ng 5,000 tsaka ng Will Phone. Kay Sir Erwin Ray, kay Sir Wayne Barbero Besa. So, salamat po sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Mabuhay po kayong lahat. At sana po patuloy pa po nating i-share yung ating mga nalalaman para lahat po ng gustong mag-business o kaya gustong pumasok sa business na ganito tulad natin ay matulungan natin. So keep up, guys, at salamat po sa lahat.